So, paano nyo po i-convert yung Revit file to 3ds Max? So, the first thing po ay pupunta kayo sa inyong Revit 2023. Kung hindi pa kayo nag-upgrade, mag-upgrade na kayo. At maraming feature ang 2023 na wala sa 2020. So, i-open lang natin yung file na ating ginagamit, which is, punta tayo dito sa file, sample file. Oh, at actually, na-save ko na siya. Punta tayo sa ating desktop. At sa ating practice folder. Was it this one? Ah, okay. Nasa ano ko pala? Nasa desktop ko sa office. So, wala siya dito. So, ang gawin nyo is, puntahan mo natin yung Revit 2020. At, baro natin yung sample file. Kasi itong sample file dito, wala sa 2023. But anyways, kung Revit 2020 ang gamit nyo is pwede nyo rin i-export sa FBX file. At yung FBX file, iyon yung bubuksan nyo in 3ds Max. Okay. May mga na-delete kasi ako dito na ano. Anyway, let's open our file. So, puntahan natin yung sample file ng Revit na ginagamit natin yung commercial. So, open sample file at lagay natin sa copy at ilagay natin sa ating desktop. Lagay natin dito. Ayan. Paste. So, ayan na siya. And then, i-close na natin itong 2020. Ulitin ko, pwede nyo rin siyang i-open sa 2020. But, because 2023 na ako, so i-open ko siya dito. Project, at nasa desktop, at ito. So, mag-upgrade siya automatically to 2023. Close nyo lang yung mga ano, comments. So, pag kayo ay nag-convert ng FBX file, FBX ito, export FBX, kailangan nyong pumunta sa 3D view. So, punta tayo sa 3D view. Itong perspective, tingnan natin, no, not nice. Ito, or ito. So, punta kayo sa 3D view at tanggalin nyo yung mga chuchu niya, mga boxes. And, ayan. So, ito pwede nyo na siyang i-export. So, punta lang kayo at before that, punta muna kayo sa visibility graphic at tanggalin nyo rin kung may CAD Revit, CAD link kayo or Revit link. Tanggalin nyo siya. And then, tanggalin din natin to at saka to. At make sure lang na everything is checked kung ano yung mga gusto nyong isama. So, halimbawa dito ayokong isama yung topo, you can do that also. So, apply. Press OK. At kung ayaw nyo rin isama yung mga tanim, pwede rin. Anyway, let's do it. So, export nyo lang FBX. And lagay rin natin siya sa desktop. So, check nyo without boundary at saka LOD. And so, commercial project 3D. So, ayan. Save. Okay, so pag na-save nyo na siya, exit na kayo. Let's save it kasi nakasave siya sa 2023 na. Alright. And so, let's exit. Ano daw? Sabi. Lagyan natin ng 1. Options, 1. And lagi nyo i-check yung compact file. And so, buksan na natin yung ating 3ds Max.
And then pwede rin yung i-transfer yung, I mean, i-export yung file niyo from Revit to AutoCAD. And then pwede yung buksan yung CAD file sa 3ds Max actually, DWG file. Pero kasi FBX yung ginagamit ko kasi makukuha niya lahat ng features na nasa Revit. But basically, it's same thing rin sa AutoCAD. Kaya lang wala rin akong AutoCAD naka-install dito. So, let's use FBX file. And FBX file, mabubuksan nyo siya sa InfraWorks at saka mga other software. So, ito na tayo sa ating 3D Max. So, kung gusto nyong palitan yung default na workspace, pwede. Kasi naka-default ito ng Modular Mini. So, ito yung mga anik-anik na lumalabas. So, let's go open that file. So, pag-open nyo is pwedeng import direct or pwedeng link FBX or pwedeng open direct. So, pag-open direct, puntahan nyo lang kung anong all files and punta ka sa kung saan mo na-save yung file na yon. And so, ito siya. And then, open mo. So, magtatanong siya. Just press OK. And, maliit yung aking ano. Kasi ito daw, may OK button to sa baba. Maliit kasi yung aking monitor. So, ayan na siya. And then, i-maximize lang natin to or pindutin nyo dito sa baba. So, ito na yung iyong model. So, ang mangyayari pag nalipat mo na siya sa 3DS is convert mo siya ng Corona gamit nitong palette na to or right click and open Corona converter. So, pag na-convert mo na, pag kinonvert mo to, kailangan may V-Ray ka, nawala ako actually. And then, check mo tong dalawa. Check mo everything and then press mo convert. So, titingnan natin. At ito naman is, bayaan mo lang kung ano yung default dito na kalagay. Let it be. And press convert. So, kung may V-Ray kayo na naka-install dito, magtatanong siya ng maraming bagay. So, i-okay-okay nyo lang rin. And so, kasi ang mangyayari pala, pag hindi nyo siya kinonvert ng Corona, yan doon natin ha. Ang mangyayari pag hindi mo siya na-convert na Corona, let's do that later kasi ayaw naman doon. So, naka-convert na siya at punta kayo sa render setup. Under render setup, kailangan yung check kung naka-corona ka na. And sa common, sa assign renderer, ayan, okay naman. And then, ito, let it stay that way. And then, go to scene. At lagay natin ang noise level, ideally 0.2 to 4. So, lagay natin 0.2. At dito naman sa denoising, lagay natin high quality. And i-leave muna natin yan as default. And so, pag pinres mo tong render, ayan. Tone mapping. Press mo lang yung tone map at i-adjust natin to ng 5.5 or 4. Contrast siguro is 2. So, masyado siyang bright. So, ang ginagawa ko, laruin nyo yung kanyang exposure. Pwede nyo i-press up and down. And so, ayan. And then, pwede nyo i-press yung contrast. Ayan. So, yan yung mga material na na-capture ng 3DS. So, imamap nyo siya ulit. Kasi, ang mangyayari, pag hindi ninyo kinonvert into Corona, wala kayong makikita, kundi yung red-red elements. So, ayan, naka-convert na po siya. So, ang gagawin nyo is, stop natin yung render. Imamap nyo na yung materials, which is ito. Map material, library, and wala dito. So, puntahan nyo dito sa rendering. Dito yung material editor. So, yun yung compact at saka slate material.
So, i-discuss natin yung sa next meeting natin. And before I forget, ito yung environment. Press 8 or press nyo dito, environment, at palitan nyo ng corona yung environment nyo. So, corona sky. Corona sky. Or, pag hindi nyo siya nakita dito, punta lang kayo dito sa ilaw at pindutin yung corona sun at add nyo yes. Ayan. Ayan na siya. So, ito naman, pwede nyo siyang palitan ng map. Eh, pwede nyo siyang i-map. Yung mga na-download natin na HDR last time, I think it dito pa rin sa downloads ko. Ayan yung mga HDR, mga yan, makikita mo dito. Yan yung mga pwede mong gawing background sa iyong model. So, press OK. OK. Ayan. So, pwede nyo yung palitan anytime. Ayan. So, gagawin nyo na to ng mga material. So, mangyayari po, save as natin to ha. Save natin sa desktop pa rin. Commercial. Ayan. So, naka-max file na siya. So, ang mangyayari kasi, halimbawa, in-open nyo siya all the files, in-open nyo siya FBX. Actually, pwede nyo rin i-open direct RVT file, kaya lang maraming masisira. So, FBX, open nyo, at hindi nyo siya kinonvert. So, press nyo lang Alt-W. Ito. Ang mangyayari pag hindi nyo siya kinonvert ng corona is nag-render kayo. Kahit i-render nyo na, i-set up nyo yung rendering nyo into corona, ang mangyayari is render. Wala kayo makikita. Tsaka mag-error siya. Kasi hindi niya mababasa. So, yan. Yan yung mangyayari sa model ninyo. Pag hindi nyo kinonvert. So, yan. Yan yung sinasabi ko. So, kailangan nyo siyang i-render uli at i-map uli para lumabas tong mga to. Gawin niya natin next time. And so,